Bumili ka ba ng house on lot o condominium unit from a developer under installment payment terms? And all of a sudden, you find yourself in a situation na nahirapan kang magbayad ng installment. Alam mo ba na sa ganitong sitwasyon, may mga karapatan ka bilang buyer sa ilalim ng ating batas? Ito po yung batas na nagpo-protekta sa mga buyers ng residential properties against unfair installment terms and conditions. Let's talk about that after this very short intro. Kumusta po kayo? I hope na okay lang po kayo dyan. Before I'll proceed, I would like to invite yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel. Free pa rin po ang subscription. Just click on the subscription button dyan po sa ibaba. Pakiclick na rin po ng notification bell dyan pa rin po sa ibaba. Para naman po you will be notified every time na nag-upload ako ng video. So make sure po na you click on all notifications so that you will not miss anything. At paki-like and share na rin po nang sa ganun mas marami pa pong makapag-benefit sa mga pinag-aaralan natin sa video na ito. Maraming salamat po. Now on our topic. Ano-ano ba ang mga karapatan mo kung ikaw ay isang buyer ng residential property? Ito man ay isang residential lot, house and lot, or condominium unit kung ikaw ay hirap na mabayaran ang mga installment payments para dito. Paano kung hindi mo na talaga ito kayang bayaran? O di kaya ayaw mo na itong ituloy ngunit nakapagbayad ka na ng ilang installments? Sa ganitong sitwasyon po, mag-a-apply ang Republic Act 6552 o ang Realty Installment Buyer Protection Act. Mas kilala po ito bilang Maceda Law. Hango po ito sa pangalan ng main author ng batas na si former Senator Ernesto Maceda. Ano-ano ang mga transaction na nakapaloob sa Maceda Law? Nasasaklaw po ng batas na ito ang mga real estate buying transactions or financing for residential properties tulad ng residential lot, house and lot, at condominium unit kung ito ay payable on installment. Please take note po na hindi po saklaw ng batas na ito ang pagbili ng industrial lots at commercial lots, pagbenta ng lupa sa tenants at ang mortgage sales. Kani-kanino naman mag-a-apply ang batas na ito? May dalawang uri po ng qualified buyers sa ilalim ng Maceda Law. Ibig sabihin sila yung makikinabang sa proteksyon na ini-extend ng batas na ito. Una ay kung ang buyer ay nakapagbayad na ng at least 2 years of installments. Pangalawa ay kung ang buyer ay nakapagbayad lamang ng mas mababa sa 2 years of installments. Sa mga qualifications po na ito, nakadepende kung anong karapatan meron ang isang installment buyer ng residential property. Gaya ng nasabi ko, isa sa mga issues na ina-address ng batas na ito ay ang sitwasyon kung saan ang buyer ay hindi na nakakapagbayad ng installment. O di naman kaya may mga pagkakataon din na nagbabago ang isip ng buyer at hindi na itinutuloy ang transaksyon. Ano-ano ang ginagarantiya ng batas sa mga buyers na hindi nakakapagbayad ng hulugan o installment? Unahin po natin yung mga buyers na nakapagbayad na ng at least 2 years of installment. Una, in case of default o nabigo siyang bayaran ang installment, maaari pa rin niyang bayaran ito nang walang additional interest sa loob ng total grace period na na-earn o nalikom niya. Ang total grace period po ay naka-fix at the rate of 1-month grace period for every year of installment payment made. For example, kung nakapagbayad siya ng 4 na taon na installment payments, ibig sabihin, may 4 na buwan siyang grace period. That means, kahit delayed ang kanyang payment, as long as within the grace period, wala itong additional interest. Please take note po na maaring ma-exercise ng buyer ang right na ito only once every 5 years of the life of the contract or its extensions. Pangalawa, kung sakali mang ikansela ng seller ang kontrata, obligasyon ng seller na i-refund sa buyer ang cash surrender value ng mga ibinayad ng buyer para dun sa property. Ang cash surrender value ay equivalent to 50% ng kabuuang halaga ng ibinayad ng buyer. For example, kung ang buyer ay nakapagbayad na ng 1 million pesos, kalahati nito o 500,000 pesos ang dapat ibalik sa kanya ng seller. Ito pa po. Kung lumagpas na ng 5 taon nang nagbabayad ang buyer, may additional 5% for every year of payment dagdag doon sa ibabalik ng seller sa buyer, but not to exceed 90% of the total payments made. Let's take an example.
Kung 7 years na na nagbabayad ang buyer, on top of the 50% for the first 5 years, may additional refund siya na 5% on the 6th year at additional 5% on the 7th year, o total of 60% of refund. In any case, hindi po lalagpas ng 90% ang refund. May mga requirements din po na kailangang sundin ang seller sa pagkansela ng kontrata. Una, magkakabisa lang ang cancellation ng kontrata 30 days pagkatapos matanggap ng buyer ang notice of cancellation o demand for rescission. Pangalawa, ang notice of cancellation o demand for rescission must be by a notarial act. At pangatlo, dapat ma-refund ng buo ang cash surrender value sa buyer. Now, pag-usapan naman natin ang rules kapag ang buyer ay nakapagbayad lamang na mas mababa sa 2 years of installment. In this case, ang buyer po ay entitled to a grace period of not less than 60 days. This grace period is counted mula sa araw kung kailan naging due ang installment. Wala pong refund dito. Entitled po ang seller na i-cancel ang kontrata kapag hindi nakapagbayad ng installment due ang buyer at the end of the grace period. Pareho lang po ang requirements sa pagkansela ng kontrata. Kailangang i-notify ng seller ang buyer tungkol sa cancellation o demand for rescission ng kontrata. Ang notice o demand na ito ay dapat by notarial act. That means kailangang dumaan ito sa notary public. At magkakabisa lang po ang cancellation 30 days pagkatapos maisagawa ang notice o demand. Ang pagkakaiba lang po dito ay walang refund sa buyer. Question, refundable ba ang down payment? Depende po. Refundable po ito kung nakapagbayad na ang buyer ng at least 2 years of installment. Otherwise, hindi po ito refundable. Question, applicable ba ang Maceda Law kung kumuha ka ng housing loan sa bangko, sa Pag-IBIG Fund, o sa alinmang financing institution sa pagbili mo ng residential property? The answer is no. Kung nag-avail po kayo ng housing loan sa bangko, sa Pag-IBIG Fund, o sa iba pang financing institution, at ibinayad nyo ang proceeds ng loan as full payment ng property na binili nyo, hindi po applicable ang Maceda Law. Dahil fully paid na po ito at wala ng installment na babayaran sa seller. Ang obligasyon po ng buyer na magbayad ay doon po sa nagpautang sa kanya, sa bangko, sa Pag-IBIG Fund, o sa financing institution. Kung nag-default po siya sa pagbayad doon, wala na pong kinalaman ang seller doon. For sure, naka-real estate mortgage po yung property at maaaring ma-foreclose po ito. Reminder lang po, sa ilalim po ng Republic Act No. 11469 o Bayanihan Act, ipinag-uutos po ng batas ang pag-implement ng minimum of 30-day grace period para sa pagbayad po ng mga loans, including housing loan, if it falls due within the period of the enhanced community quarantine without incurring interests, penalties, fees, or other charges. Sa ilalim naman po ng Republic Act No. 11494 o Bayanihan to Recover as One Act, ipinag-uutos din po ng batas hindi lamang po sa mga bangko, sa Pag-IBIG Fund, o sa mga financing institutions, kundi maging sa mga real estate developers, ang pag-implement ng one-time 60-day grace period to be granted for payment of all existing, current, and outstanding loans falling due or any part thereof on or before December 31, 2020. Ang ibig sabihin po nito ay hindi pwedeng magpataw ng interest on interests, penalties, fees, or other charges. Nangangahulugan din po ito na extended din ang maturity ng mga nasabing loans. Please take note po na kapag may mga provision doon sa kontrata ninyo with the seller na taliwas o contradictory sa provision ng Republic Act 6552, mananaig po ang batas. And to make sure na mapapangalagaan at mapoprotektahan po ang mga karapatan ninyo, sumangguni po kayo sa inyong abogado. I hope may natutunan po kayo sa video na ito. And please don't forget to subscribe, click that notification bell, like, and share. Please remember, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Mag-ingat po tayong lahat.